Hello guys, yan, update po natin sa nauna nating baboy ng nanganak. Yan, malalaki na po sila. Pwede na natin iwalay. Medyo magaling na din silang kumain. Yan, so yung 8. 2, 4, 6, 8. 8 po ito. 10 po ito, pero ito po yung nangangagat, yung kinagat niya yung anak niya. Namatay yung dalawa. Mung nanganganak kasi kinagat niya. At nabuhay yung 8, ano. Yung ginawa po natin, bawat kagat niya dito, gusto na iwan, pinapalo natin siya hanggang sa tumigil na po siya. So, ayan, magaganda na po. Buti ganun ginawa natin kasi kung hindi, ubos dito ng 10, sana nga namatay. Pero ayan, okay na. Nakikipagagawa na din po ng mga biik sa pagkain. Pati yung nanay kumakain na din niya sa pagkain ng biik. Yung pagkain niya, ayun yung kainin. Yan guys, antayin lang po natin na talagang magaling na silang kumain bago natin iwalay. Siguro mga 5 days na lang. Mga 5 days na lang iwalay na natin sila. Kasi pinapayat niya nila yung nanay nila, oh. Pure peach pa yung pinapakain ko pero hindi naman yun uubos. Yan, nangayayat siya. Pero ang gaganda ng mga anak niya guys. Walang mga buhok yan. Kalbo. Bakit ikaw ayaw mong kumain? Cute ng labang na yan, no? Ganda ng katawan niya. Yung isa na yan. Kaso mahirap na mag-alaga ng baboy ngayon guys, ang mahal ng feeds. Sana may bibili dito kasi wala na tayong budget. Kasi tayo pag walang bumili, hindi ko kakayanin yung pakain sa kanila. Bali 30 na po yung beak natin dito sa ngayon. Tapos may mga nganak na namang isa. Baka hanggang mamayang ating gabi mga nganak na naman yan. Pero malit lang yung chen niya. Parang kaunti lang yung anak. Pero okay na din po yan kasi yung mga first timer po sila. Ito, mga 5 months lang po nung nagbuntis sila. So hindi na masama kasi habang parang pinag-aantay lang din po natin, di yan nakapanganak ng 10, di okay na po yan. 8 na tira. Medyo malamig pa kasi guys, kaya nagalangan pa akong iwalay sila. Pag-minute siguro. Okay na din yung kapon nila kasi matagal na natin nakapon. No, 14 days pa lang sila. Mag 1 month na kasi sila. Payat na yung nanay, oh. Kawawa na. Bantusawa naman po yung pagkain niya. Pero talagang hindi din siya masarap kumain din pag na. Nagpapadidi. Parang napapagod din siya. Hindi makakain ng madami. Hindi nga po tayo naghahalo ng ibang kwan po dun sa pagkain niya. Pure feeds lang po. Gustong-gusto niya ng maraming tubig. Yan. So maraming tubig yung gusto niya. Pag nainom niya na yung tubig, iwan niya na yung feeds po dyan. Kahit nga sa pagkain ng dito, ayaw niya masyado. Kaya kung ibang nanay, ubos siya kagad dyan. Yung nilalaro niya. Huwag mong itapon eh. Yung ibang mga baboy na nanay, eh, ubos ka agad yan yung pagkain ng biig. Siya nilalaro. So, wala tayong problema kahit isabay natin na kainin dyan.
hindi naman niya masyado gusto yung pano. Pagkain ng beef. Maraming babae dito, guys. Mga gustong pano. Mga naghahanap ng gustong gumawa ng inahin. Lasam area po. Ayan, so pwede po kayo magpa-reserve, guys. Magandang gawing inahin po ito. Maaga po sila na naglalandi. Mga 5 months, okay na po siya. Although, yung maganda talaga na palahian na po kapag 7 to 8 months, ano. Pero tayo naman ay, kuhan naman ay, sabi ko, pag-aantayan lang na tumanda sila, di okay lang din yan. Kahit ilan lang yung may anak. Pero 10 naman pong inanak po niya. So, kaya sulit na din po yan, guys. Sana magmahal lang po yung live weight po natin kasi talagang ngayon parang hirap po, hirap mag-alaga. Katulad ng in-upload ko po ay yung nauna, yung patining po natin, hindi ko alam kung lalabas tayo doon. Pag di na tayo lumabas doon na benta na natin yung mga inahin natin. Magmamahal naman po yung gusto yung baboy kapag wala na silang mabili. Pero kapag marami po, yun, bumababa ng husto. Hindi naman bumababa yung kwan, yung pakain. Kaya yun, mahirap po, ano. Sana may control din po tayo. May control din po yung gobyerno, ano. Na porket maraming demand, or maraming kwan o produkto, ay nagmumura. Eh, yung mga materials na ginagamit natin, hindi naman po nagmumura. No, so kawawa po tayo yung mga hog raiser po. Kahit gaano kamahal yung pitch, bibilihin po natin. Pero pag tayo nagbenta, kung anong gusto po nilang presyo, you know? So sana mapansin din po tayo ng mga hog raiser kung paano po tayo kikita din po para may provide natin yung pangangailangan po ng family po natin. So dito sana kung maganda yung presyuhan po, eh kung ipatining po ito, malaki-laki din sana po yung kikitain po natin. Kaso itong 8 pa lang po, budget na po nito, 32 kaban na. Hanggang sa may benta po natin, 32 ang sako. Dito sa 8. Update ko po sa inyo, guys, kung magkano pagbebentahan natin ng 4. 3 sako na lang po mabibenta na po natin. Or antayin natin sa anyan para mas mahal. Yan lang po, guys. Thank you.